Engano, hindi nakaporma. Ray Vargas, sinuwerte lang. Zhang, nautakan. Pag-usapan natin yan mga troops. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakiclick muna ng like and notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat troops. So mga troops, pag-usapan natin ang mga resulta ng laban na nangyari kanina lamang sa boxing event na ginanap sa bansang Saudi Arabia. Sa laban sa pagitan nila WBC Featherweight Champion Ray Vargas at undefeated British boxer na si Nick Ball, ay mistulang sinuwerte nga po dito ang Mexican champion. Malayo ang height difference sa laban na ito mga troops. Si Vargas ay may tangkad na 5'10 habang si Ball ay 5'2 lamang. Ganun pa man ay nagawa pa ring mapabagsak ni Ball si Vargas ng dalawang beses, isa sa round 8 at isa sa round 11. Umabot naman ng sukdulang 12 rounds ang laban at nagresulta ito sa split draw. Ang score ng judges ay 114-112 in favor of Vargas, 116-110 in favor of Ball at 113-113. Dahil dito ay napanatili ni Vargas ang titulo sa pagiging kampyon sa 126-pound division. Sa laban naman sa pagitan ni Joseph Parker at Zilei Zhang ay nagawang pabagsakin ni Zhang ang New Zealander na si Parker sa round 3 at round 8. Ganun pa man ay nadaan ni Parker sa utakan ang laban. Sa later rounds po kasi ng laban ay tila ba napagod na si Zhang at hindi na nagagawa pang bumato ng mga suntok. Bale mga troops, ang ginawang game plan ng kampo ni Parker ay naging magalaw lang sa ibabaw ng ring at in-outbox si Zhang dahilan para mapagod ito. Ang score ng judges ay 113-113, 114-112 at 115-111 in favor of Parker. Dahil sa panalong ito ay umarangkada na ang kargada ni Parker sa 35 wins, 3 losses at 23 knockouts. Samantalang si Zhang ay bumagsak sa 26 wins, 2 losses, 1 draw at 21 knockouts. Nasungkit ni Parker ang WBO Interim Heavyweight Belt na hawak ni Zhang at magkakaroon sila ng rematch para sa laban na ito. Sa laban naman po sa main event sa pagitan ng former UFC Heavyweight Champion na si Francis Ngannou kontra sa former Unified Heavyweight Champion Anthony Joshua ay natapos agad ang laban via knockout sa round 2. Nagawa ring pabagsakin ni Joshua si Ngannou sa round 1 at hindi nga ito nakaporma mga troops. Dahil sa pagkatalo na ito ni Ngannou mga troops, ay paniguradong mababawasan na ang hype nito sa boxing. Si Joshua ay may bagong kargadang 28 wins, 3 losses at 25 knockouts, habang si Ngannou naman ay 0-2 na po. Inaasahan na lalabanan ni Joshua ang mananalo sa Undisputed Title Clash sa heavyweight sa pagitan nila current Unified IBF WBO WBA Heavyweight Champion Oleksandr Usyk at WBC Heavyweight Champion Tyson Fury. Sa buwan ng Mayo naman ang laban na ito mga troops kaya abangan natin to.